sa ating question and answer at ang atin pong katanungan ngayon. Bakit kailangan pang mamatay ni Kristo para sa kaligtasan? Eh, pwede namang mangyari o pwede namang ganapin ng iba't ibang pamamaraan or especially paggawa ng tao sa kanyang sariling mabubuting gawa. But we know that the God is the author of salvation, and sa Bible nakikita po natin mayroon pong standard or mayroon pong requirements ang Diyos. Una po nga, sabi niya sa Psalms chapter 145 verse 17, "The Lord is righteous in all His way and holy in all His works." Lahat daw ng requirement ng Diyos ay righteous at lahat ng kanyang requirement ay holy. Una-una nga natin makikita, what is the first requirements of God? The first requirements of God is sinless perfection. Kailangan para maligtas o sa kaligtasan, 100% na walang kasalanan. In Deuteronomy chapter 18 verse 13, "Thou shalt be perfect with the Lord thy God." Kailangan mo daw maging perfecto 100%. So paano mo malaman na ikaw ay maging perfecto is sa pamamagitan ng kanyang ibinigay na batas. Sabi niya dyan sa James chapter 2 verse 10, "For whatsoever shall keep the whole law and yet offended in one point, he shall guilty of all." Kasi ayaw ng Diyos ng partiality, so ito ang kanyang first na requirement. Pero magagampanan yan sa pamamagitan ng kanyang salita, which is also the book of the law, 2 Timothy chapter 3 verse 17, "That the man of God may be perfect, thoroughly furnished in all good works." So kung ma-perfect ka muna, saka ka lang mare-required ang iyong good works. But bagamat, God needs a sinless perfection. So kung gusto ng tao na maligtas, kailangan 100% siya, hindi siya nagagawa ng kasalanan from his time previous up to the present at ang kaniyang magiging future. So pangalawang requirement ng Diyos ay sa pamamagitan ng dugo. Sabi nga niya dyan, Hebrews 9:22, "And almost things poured in the blood, poured with blood, and without shedding of the blood, there is no remissions of sins." Ephesians chapter 1:17, "In whom we have redemption." So mayroon daw kaligtasan sa pamamagitan ng dugo at kapatawaran sa kasalanan according to the riches of His grace. Sabi niya daw na sa pamamagitan ng dugo. So meaning, mayroong requirement ang Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng dugo, which is this blood, the perfect blood. Sabi nga niya sa 1 Peter chapter 1 verse 19, "But the precious blood of Christ as the Lamb of God without blemish and without this past." So kailangan mamatay ni Kristo kasi kailangan ng Diyos o requirement ng Diyos ang 100% sinless perfection. At si Kristo po yon ang nag 100% na perfecto. Pangalawa is kailangan ng requirement ng Diyos ang dugo. So sa pamamagitan ng shedding of blood, yun lang ang nakakapagligtas. At pangatlo po na required ng Diyos ay pananampalataya. Kanino mananampalataya? Doon sa bumuhos na dugo at sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, kasi hindi magagampanan ng tao na siya ay maligtas sa kanyang sarili. Sabi nga niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, the third requirement of God is Ephesians chapter 2 verse 8, "For by grace are you saved through faith and not of yourself, it is the gift of God." Sabi niya in Romans chapter 3 verse 25, "In whom God set forth the propitiation through the faith in His blood." Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, "to declare the righteousness for remission of sin and pass through the forbearance of God." Bakit? Hebrews chapter 11 verse 6, "Without faith it is impossible to please Him. For the commit must believe and He is, and He shall reward it unto them." Okay, so yun po ang sinabi ng Diyos sa atin. Sabi niya dito na ano daw ang requirement ng Diyos? Una-unang requirement ng Diyos, kaya kailangan mamatay ni Kristo, He is the sinless, na hindi siya nagkasala, nagkatawan siyang tao, hindi siya nagkasala. So 100% sinless na perfection, that's first requirement. Pangalawang requirement ay kailangan mayroong dugo, so mayroong shedding of the blood. Sa pangatlong requirement, kailangan yung namatay na yun na sinless, yung namatay na yun na bumuhos ng dugo, kailangan siyang pananampalatayaan ang kanyang ginawa doon sa cross of Calvary. Which is, diyan po ang tinatawag na mabuting balita. 1 Corinthians chapter 15 verse 2-4, For which you are also saved if you keep memory. Sabi niya, kung mas maliligtas kayo kung tatandaan nito, maliban na lang kung kayo ay mananampalatayang walang kabuluhan. "For I deliver unto you first," sabi niya, "ibibigay ko sa inyo unang-una na sa kanyang tinanggap." How? Paano namatay si Kristo? So kaya lang nangyari ang mga panahon na ito ngayon na marami nang tatanong na
na bakit pa kailangan mamatay ni Kristo, because there is an marami mga doctrines na nagsasabi na pwede naman daw gawin sa sariling kapamaraanan or by good works. Maraming ang sinasabi or na pwede na na hindi na panampalatayan si Jesus because we can do by our own good works, or bakit siya kailangan magpakamatay na. So they don't know that is the requirements of God. In Proverbs chapter 14 verse 12, there's a way which is seemeth right unto man, but the end thereof is the way of death. So yun lang po ang katanungan sa question, bakit kailangan pa ni Kristo na mamatay? Because there is, God have three requirements. First, He required sinless perfection. Nagampanan po yun ni Kristo, naging hindi siya makasalanan. Pangalawa is the shedding of the blood. Nagampanan po yun ni Kristo, siya naging alay at lumanak ang kanyang dugo, which is nagpaglinis ng kasalanan, because that blood is a sinless also 100% perfection. At pangatlo po na required ng Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng kanyang ibinigay ng kaligtasan, which is si Kristo, at ang kanyang ginawa sa cross ng Kalbaryo, at ang kanyang pagkamatay at pagdanak ng kanyang dugo. Amen.